lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pangnoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang mga masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling nawa namin sa lahat ang iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Sa iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa. Sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga sentil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil.
upang sila rin ang maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako, at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong unang. Kaya't ang pasya ko'y huwag natin ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Puong nagligtas. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Puong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, ipapurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Puong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Puong nagligtas. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Puong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa akin sa pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
sa atin pong unang pagbasa ay maganda pong marinig natin ang kwento ng buo. Kahapon po sa unang pagbasa ay narinig ho natin na nagtalo-talo po ang mga Hudyo. Dahil ho, kailangan gusto ho ng mga Hudyo na naging Kristiyano na mga hintil ay magpatuli. Bakit po mahalaga para sa mga Hudyo yon? Kasi para ho sa kanila, ang pagtutuli ay tanda po ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Mula pa ng kay Abraham. Kaya ho, nagtatalo-talo po ngayon sila. Kasi sabi nila, yung mga hintil na naging Kristiyano, ay kailangan din magpatuli. Pero sa ating unang pagbasa ngayon, nang pumunta ho si Pedro sa Jerusalem kasama si Bernabe, napagkasundoan at kinuwento nila ang mabubuting nangyari kung paano tinanggap ng mga hintil ang mabuting balita. Tinanggap nila, hindi nila inimpose ang sarili nilang kagustuhan, pero gumawa sila ng paraan. Nag-isip sila ng paraan para ang mga hintil na nais sumunod kay Jesus ay mayakap. At maganda pong katangian ito ng simbahan na ang lahat ng nagnanais sumunod kay Jesus ay nais yakapin ng simbahan. Ang lahat na naghahanap kay Jesus ay bukas ang pinto ng simbahan para sa Kanya. Walang hindi pagsasarahan ang simbahan. Sa taong sumusumpong sa mukha ng Diyos, sa taong nais makilala siya, sa taong nais tupdi ng kanyang utos at pakinggan ang kanyang salita, bukas ho ang simbahan. Kaya po, huwag niyo hong isipin na tatanggapin ba ako ng simbahan? Tatanggapin ba ako ng Diyos? Makasalanan ako? Mamahalin ba ako ng Diyos? Ang dami-dami ko ng kasalanan? Ang titindi ng mga kasalanan ko? Sa taong naghahanap at sumusumpong sa kanyang muka, ay i-welcome ng Diyos. Kaya po maganda ho sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, kahit ano pa ang kahinaan natin, ano pa ang nakaraan natin, hindi na ho importante sa Diyos yan. Binibigyan lagi tayo ng Diyos ng bagong simula. Nais niya tayong makapiling. Nais niya tayo na manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya ako nariyan din ang sakramento ho ng kumpisal. At dito ho sa simbahang ito, lagi nandyan ho ang sakramento ng kumpisal. Dahil ininais ng Diyos na huwag tayong mawalay sa Kanya, nais niya tayong yakapin kasama ng ating mga kahinaan, kasama ng ating mga kasalanan, at ialay din natin ang ating kasalanan sa Panginoon. Mumingi tayo ng tawad at magbalik loob sa Kanya. No matter what your past may be, the Lord welcomes you with open arms. Bumalik tayo, sumpungan natin siya, hanapin natin ang Panginoon. At ang tao na sumusumpong sa Panginoon, nakikinig sa kanyang utos, ay sabi ni Jesus, nakikihati tayo sa kagalakan ng Diyos. Ang kagalakan ay hindi para sa atin o ginain natin. Kinakaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng biyaya. At sa taong ng Diyos ay nasa buhay niya, yun ang taong tunay na masaya. Ang kagalakan na nagmumula sa puso, hindi parang maskara na nagmumukhang masaya lang, pero sa loob, nalulungkot. Kung hinahanap natin ang tunay na kagalakan,
manatili tayo. Hanapin natin at manatili tayo sa presensya ng Diyos. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi ka sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salitang nagpapasigla ng loob. Ang ating itugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso sa iyo, ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay
na namumukod tangi at walang kapantay, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan. Ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
isang paglalakbay ang buhay. Sangasangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglaang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagalay pag-iginhawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pag-aagaanin. Kaibigan, lumapit sa akin. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagalay pag-iginhawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pag-aagaanin. Kaibigan, lumapit sa akin. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang papiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang
mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.